Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa paboritong Timmy at nakilala bilang sidekick si Michael Jordan. Ito ang Thor at Buhay ni Scottie Pippen. Bago tayo magsimula, kung interesado kayo sa ganitong video tungkol sa kalaman, DIY, sapato, sports at yung pinag-uusapan ngayon, i-click lang ang subscribe button at ring icon para ma-notify ka sa future upload natin. Si Scottie Pippen, or mas kilalang Scottie Maurus Pippen, ay pinanganak noong September 25, 1965 sa Hamburg, Arkansas, USA. Isa siyang professional basketball player na mas nakilala bilang isang player ng Chicago Bulls na nanalo ng 6 na titulo ng NBA, 1991 to 1993 at 1996 to 1998. Scottie Pippen ay nagsimula ang karera ng basketball noong high school pa lang siya, ngunit ang height lamang niya ay 6'1". Gayunpaman, lumaki siya ng 2 pulgada sa pagpasok niya sa University of Central Arkansas, kung saan una siyang nagsilbi bilang team manager ng basketball bago nakakuha ng isang slot sa team bilang isang manlalaro at naglalaro siya noon bilang point guard. Sa kanyang senior year ay tumangkad siya ng 6 feet 7 inches at naging pinakamahusay na player sa kanyang koponan. Noong 1987, napili ng Seattle Supersonics si Pippen sa unang pag-ikot ng draft ng NBA ay pinagpalit agad siya sa Chicago Bulls. Noon ang kanyang rookie season noong 1987, naging regular siya sa lineup ng Chicago Bulls. Pippen ay nagtataglay ng isang kapansin-pansin na hanay ng skills tulad ng kanyang size at lakas sa ilalim ng basket, mahusay na dribbling abilities at malupit na shooting skills sa labas. Depensa naman, ang kanyang long arms at magandang footwork ang isa sa mga kinahangaan sa kanya at napili si Pippen sa first team ng all-defensive ng NBA ng 8 beses sa kanyang karir. Si Pippen ay isang key contributor sa 3 magkakasunod na kampiyonato ng NBA mula 1991 hanggang 1993. Sa unang pagretiro ni Michael Jordan noong 1994, si Pippen ay naging star at naging leader ng koponan. Pinamunuan niya ang Bulls sa record na 55 wins at 27 losses noong panahon ng 1993 at tinanghal na All-NBA First Team. Ngunit ang kanyang unang pag-lead ng Chicago ay nasira dahil sa isang play na isang ding napakahalagang laro ng payoff na may 1.8 segundo at natitira dahil inilaw ni Coach Phil Jackson na ang play ay magtatapos sa pagtira ni Tony Kukoc. 1994, si Pippen ay muling nakasali sa All-NBA First Team. Ngunit ang kanyang magandang performance at ang huling season na pagbabalik ni Jordan sa basketball ay hindi sapat upang makapasok ang Bulls sa second round ng playoff kalaban sina Shaquille O'Neal at Ben Hardaway ng Orlando Magic. Season 1995, sinamahan ni Bad Boy Dennis Rodman, sina Jordan at Pippen at ang tatlo ay kumabay sa Bulls sa 3 sunod ng kampiyonato sa 2nd pagkakataon sa NBA. Sa 3rd pagretiro ni Michael Jordan noong 1998 at ang pag-alis ng kanilang coach na si Phil Jackson mula sa koponan, ang Bulls ay pumasok sa rebuilding mode. Actually, ngayon lang ako nakikita ng rebuilding mode sa isang champion at tinade si Pippen sa Houston Rockets. Ang pag-trade sa kanya ay kanyang request. Sa palagay ko, ang request ng trade ay dahil sa pagtrato sa kanya at dahil na din sa sahod na nakasaad sa kanyang kontrata. Take note, si Scottie Pippen ay pang-anin na mataas sa sweldo noong panahon na yon sa Bulls. Mas mataas pa ang salary ni Dennis Rodman, Tony Kukoc, Ron Harper at Luke Longley at pang 122 sa NBA na pinaka mataas na sahod. Sa palagay ko, ang nararamdaman ni Scottie Pippen ay kinimkim niya at hinintay lang ang huling paglalaro ni Michael Jordan sa Bulls bilang isang respeto. Ang sumunod na taon, pinagpalit siya sa Portland Trailblazer kung saan meron siyang 4 na magandang season kahit na hindi level ng isang all-star at daan na din siguro ng kanyang panahon. Magsimula ang 2003 season, lumagda siya muli kasama ang Chicago ngunit 23 games lang ang kanyang nilaro dahil na rin siguro sa kanyang mga injuries. Noong 2004, nagretiro na siya sa NBA
Pero noong taong 2007, tinangka ni Pippen ang gumawa ng isang comeback sa NBA dahil ipinahayag niya na nais niya maglaro para sa championship contender sa pag-aasang makuha ang kanyang ikapitong championship ring. Kinugol ni Pippen ang Windows sa pagpapractice sa Florida at inihag na umaasa siyang magbabalik sa liga. Dwayne Wade na ang final MVP ng 2006 NBA season at captain ng nagbabalik na kampiyon ng Miami Heat ay nagustuhan ang ideya ni Pippen na gumawa ng isang pagbabalik at ipinahayag ang kanyang mga pananaw tungkol dito. Noong January 2008, gumawa si Pippen ng isang maikling pagbabalik sa hanay ng Professional Basketball League. Sa edad na 42, ay naglaro ng 2 games para sa isang liga sa Finland. Si Pippen ay bumalik sa Bulls noong July 15, 2010. Hindi bilang isang player, kundi bilang team ambassador. Noong 2012, pinangalan siyang senior advisor kay Michael Rensdorf, ang presidente ng Chicago Bulls. Noong 2010, si Pippen ay nakahanay sa Basketball Hall of Fame ng Amerika. Ito ang mga naging achievement niya sa kanyang karera. 6-time NBA champion, 7-times NBA All-Star, NBA All-Star Game MVP noong 1994, 3-times All-NBA First Team, 2-times All-NBA Second Team, 2-time All-NBA Third Team, 8-times NBA All-Defensive First Team, 2-time NBA All-Defensive Second Team, NBA Steal Leader, NBA 15th Anniversary All-Time Team, Number 33 retired by Chicago Bulls, USA Basketball Male Athlete of the Year, 2-time Consensus NAIA All-American, Number 33 retired by Central Arkansas, and 2-time Olympic Gold Medalist noong 1992 at 1996. Scottie Pippen ay nagtapos sa ganitong career statistics niya sa NBA, 16.1 point per game, 6.4 rebound per game, 5.2 assist per game, 2.0 steal per game, at 0.8 block per game. Hanggang dito na lang ang ating video. Stay safe, maraming salamat, at magandang araw sa inyong lahat!